order available. Dapat tine-check mo yun araw-araw eh. Pag pinupuksan mo yan, when you look inside, dapat you are not supposed, ang nakikita mo dyan, tubig. Nandyan, tubig dyan, at the side of this phone. Pag wala ka nang nakikita tubig, ang nakikita mo itong plates, ibig sabihin, natuluya, kapasama yan, hindi dapat natutuluan yan. So if there is no distilled water available, can you use artisanal water, river water, or lake water as temporary substitute for distilled water? Is there any harmful effect to your body? Of course, the number one substitute is rainwater. Rainwater. Yeah. Now, suppose it's not raining. You can use this mineral water, spring water. Yeah. Pag wala pa rin yan, even nawasa water, even artisanal water was more important in the meantime as a temporary remedy. There is water. Because without water, you dry up the place. Matutuyo ito. Anything that's dry, it becomes brittle. So when you drive your car on the powder, bagsak ng bagsak yan, matatagtag yan, mahuhulog ang chemicals. Pag nahulog ang natira na lang screen, you destroy the whole battery. And it is not covered in the warranty. They will replace it, but with charge. And you cannot even complain. But it is guaranteed for 1 year. E 1 month pala, nasira na. Talaga sira ang batalya nyo, palitan nyo. They will not. Kasi pag binuksan na nila itong place, ang nakita na puro screen ang natira, wala ng chemicals, that means nakupusa ka ng tubig. At hindi ka naglalagay ng tubig. And you did not follow the warranty condition. But the question now is, how often do you add water in your battery? Gaano ka kadalas maglagay ng tubig ng baterya? Observe, if your car is brand new and the electrical system is in tip-top condition, normally, you only add distilled water twice a year only. Twice a year lang. 3 times a year, that's still okay. 4 times a year, that's still okay. Yung mga bagong baterya ngayon, maintenance free. Hanggang masira, hindi ka man maglalagay ng tubig. Because they are sealed. Sealed sila. Maintenance free. They are important and they are a little bit expensive. Ngayon. If every week naglalagay ka ng tubig, every other day naglalagay ka ng tubig, but normal is twice a year, ito linggo-linggo naglalagay ka every other day. Ah, basta malakas sa tubig ang baterya, it will not last for 1 month. Masisira yan. We call it overcharging. Overcharging. Kahit yung mga cellphone battery nyo, that is the number one enemy of your cellphone battery. Overcharging. You know, whenever you buy a brand new cellphone, you cannot easily use the cell phone battery. I-charge mo muna. 3 hours maybe. 4 hours maybe. Pag fully charge na punutin mo na, next day, wag ka muna mag-charge. The next day, hindi ka pa rin. Titignan mo yung bar niya. Pag full pa ang bar, wag ka nag-charge. Mag-charge ka lang. 1 bar na lang, 2 bar na lang. Pero pag charge mo, 1 hour full charge, punutin mo. You expect your cell phone battery to last. Pero ang ginagawa natin, basta nakakita ng outlet, makakabon niya. Magdamag. Takot na takot ka mag-loba. Baka tumawag ang boyfriend ko. Namamagana yung overcharging your cell phone battery bilang taxi at phone. Masisira yan. At malalaman mo yan, pag na-overcharge, isang tawag lang, lobat na. Isang tawag mo lang, lobat na. I-charge mo magdabak, isang tawag mo lang, lobat na. Sira na yun. Overcharge na yun eh. Yan. At hindi mo na pwedeng mali-remedyo yan. Magpapalit ka. Yan. So pag napasin mo malakas at tubig yung baterya, the problem is overcharging. Immediately,
io ho predicato di electrical shock, Pacheco, because if you don't, that's another enemy of this battery, overcharging. And if you destroy the battery due to overcharging, it is not covered in the warranty. So when you look for an electrical shock, you complain, alam mo yung batito ko, chico, huwag na nag-overcharging. In Tagalog, sobrang karga ng dinamo. E araw-araw naglalagay ko ng tubig na ubos. So, i-check ng electrical shock. Maglalabas na siyang instrument to determine whether it's overcharging or not. Ganito yung instrument na ilalabas niya. What do you call that? Amper gauge, amperae. Hindi naman ganyan kalaki. Maliit lang. Baka hindi ilalabas na. Maliit lang yun. Nila pinapulang ang tubig para makita ninyo. So may wire sa likod dyan, kukulit niya rito. Start ko ninyo. I-headlight nyo. Itutun yung gasolina. This arrow goes to the right. And the maximum is supposed to be maximum 25 amperes. Pag sumobra sa 25, pumapalo sa 50. Overcharging mo. Karga ng karga, walang tigil, karga ng karga. Masisira ang baterya. Kaya puno ng puno yung tubig, kaya walang tingin eh. Kumukulo, lumalabas, kaya palaging wala. And they can easily remove that problem. Pag nakita lang, ganyan sumusobra, overcharging, he will just look for this. Lakad ko siya may ganito. We call this voltage regulator. He will just open this and adjust something inside the small screw and then he can lower the voltage from 50, adjust, boom, 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 until it points to 25. At ipipix niya sa loob, 25 maximum charge. And supposed to be automatic charging niya. Pag lupa siya, ikakaroon niya. Pag puli siya, titigil siya. Automatic charging niya. And nakapig siya, it will not go 25. Basta puli siya, titigil siya. So you will not experience overcharging. It takes only a few minutes to do that. Maybe you will charge you 100 pesos for that kind of service. And you save the battery. Whereas if you don't do that, if you don't bring the car to the electrical shop, anyway, for 1 month, ang masisira buong baterya, 2,500 pesos, and it is not covered in the warranty. Next. Suppose, 6 months hindi ka lang lagay ng tubig. Halos hindi nawawala ng tubig. Araw-araw naman, nagtutulak na. So, palagi siyang lupa, mahina, undercharging naman siya. It's just charging fine. Kaya pala, palaging mahina ang baterya, every morning nagtutulak ka, undercharging. Kulang naman ang karga. So, the problem is the opposite. You go back again to the electrical shop, complain, nag-undercharging siya, kulang. So, he will adjust again this voltage regulator. From 5, it will expand that up to 20, 25, it niya. So, the voltage is more than enough to charge the battery at regular rate. And you cannot do that yourself. It is the job of the professional electrician. Okay? Next. We are on the same subject matter. How to extend the lifespan of your battery. One early morning, the normal sound every time you start your car, the sound is always like this. Start. That's always the sound. Start. But one day, you start your car, the sound that you hear is now like this. Start. Tick. 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 You don't hear a starting sound. What you hear is just a ticking sound. Start. Tick. Tick, tick, something is wrong. Dapat, ilabarin mo, start. Starter yun. But what you hear is not a starting sound, it is just a ticking sound. So there is a problem. What's the problem? To check the trouble,
you open the wound. You go to your battery. By using your bare hands, you hold both paws, hawakan mo yan. Napapasok ka. Ito, kaya mong hawakan. Ito, hindi mo kaya. Bakit napapasok ka? Umiinit siya. Bakit siya umiinit? Maluwag siya. There is a loose terminal connection. Maluwag siya. Kaya nag-overheat siya. So what's the remedy? You tighten the knot. You get the plier to tighten the knot. Dapat ipita mo yung todo, yung knot na yun. But you know how Filipinos, we are not fond of buying goods. Sometimes you have a beautiful car, not even a screwdriver is there. You use your tip, your needle. You use your pink, yeah. Mag-ilig tayo, mag-improvise. Not even, kahit ang llave, wala ka, kahit ang flies, wala. How can you tighten it up if there is no tool available? So, ang Pinoy mahilig mag-improvise. Mag-anap siya sa kasada ng bato. Pag nakakita ng malaking bato, pupukin niya yan. Para umigpit, stand, tick, tick, tick. Maluwag pa rin, pinukupan niya, pinukupan. Saka kapukup mo, gumalaw ang poste. Basta gumalaw ito, you destroy the whole battery. Tandaan nyo, itong poste nito, nakapatong lang dito yan. So pag pinukup mo ito, gumalaw, naputol dito sa inalik. Pag naputol dito, lahat ng flash below art is connected. You destroy the whole battery. And it's not covered in the warranty. Under the next warranty condition, if there is a loose terminal connection, please, do not hammer the post of the battery. Use the proper tool to tighten the nuts. If after tightening all the way, maluwag pa rin, it's time for you to replace this. What do you call this again? Battery terminal. It costs only 15 pesos to replace this. Pag kinalawang mo na yan, hindi mo na talagang bayit kita. Pag pinwersa mo, gagalaw yan. Whereas if you hammer the post of the battery, it will cost you 2,500 pesos to destroy the whole battery. Next, every morning you start your car, the normal sound is like this, start, boom, start, boom. Ang sarap mag-start ng kotse mo every day. But don't expect too much that every day the sound will be the same. Ngayon biglang lumaka sa kulang sa gabi pagtaba, nalamigan ng kotse. You start your car early morning, the sound that you hear now is like this. Start! Ayaw na. Start! Ayaw mag-start. O kaya, umi-start ayaw man na. Start! 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 In-start mo nang in-start. Hindi ka na tumigil. So ultimately, the sound that you hear now is, naubos na ang baterya sa kaka-start mo. So please remember this. If you start your car 5 times, 10 times, 15 times, you can hear the starter coming strong. But you don't hear the sound of the engine. Stop rocking the starter. The problem is not the battery. The problem is not the starter. What is the problem? Yung makina, ayaw manda. Baka nalamigan, walang kuryente, walang kasarina, o kaya sa kakapumpo ko sa kasarina, nag-overflow ang gas. Stop cracking the starter. It is just a waste of energy. So how can you start the car? You can just start the car by pushing. Because if you start the car by pushing, you are not using the energy of the battery. You are using the energy of the person pushing. Sila papagod siya kakatira. At least you can preserve the energy of the battery. But the question now is a matter of review for the benefit of those who are beginners. How do you start the car by pushing? Now every driver must know this. Because this is a common problem. How to start the car by pushing?
Because unless you start, you know how to start the car by pushing, that means you are not yet a dry air. Baka pinatulak mo na pinatulak. Walang Santo Domingo, tinutulak nila. Nakaabot na kayong welcome rotonda. Tsaka katulak nila. Eh, wala ka namang ginawa. Nakaupo ka lang sa loob. May ginawa mong kariton ang kotse mo. Kawawa naman yung magtutula. Yan. So, dapat may i-coconnect ka naman sa loob. Yan. So, that's our topic now. How do you start the car by let's say it is the clutch, the brake, and the gas. That's the gear. 1, 2, 3, 4, reverse. This is the ignition switch, you should say. Off, on, start. Yan. Kunwari, nasa loob ka ng kotse. How do you start the car by? You can only start the car by pushing on several conditions, not at all times. So you should know when can you do it, when you cannot do it. Paparin di ka naman mapapago. When can you start the car by pushing? Pedal 20. One, if the battery is weak, dahil sa kakaistart mo, naubos ang karga, you can start the car by pushing. If the starter is defective, may sayag, o kaya may na lumubog sa tubig, o kaya nasira na, you can start the car by pushing. If something is wrong with your engine, na lamigan, na nag-overflow, lack of electricity, lack of fuel, you can start the car by pushing. In most cases, you can start the car by pushing. But there is one instance that you cannot start the car by pushing, even for 1 kilometer push. And that is what you must not experience. And you remember this for the rest of your life, dapat hindi nangyayari sa'yo. When is that? It's 9 o'clock in the evening, Friday night. You are inside your bedroom, nagpapantok ka, gusto mo na matulog. And you know very well, kung gusto mo makatulog, magbasa ka. You are reading the newspaper. Unfortunately, you reach the movie page. You finish the movie page. Mami, nakita kang magandang pelikula nakalabas sa SM Center Point. Last full show, 9:45. You look at your watch, it's 9 o'clock. So immediately, you dress up, not drive by, you go to Center Point. When you reach the parking area, it's 9:35. Pwede na! Umakyat ka na kaagad sa napamamadali mo, nakalimutan mong patayin yung headlights mo. Yan. Siguro nakakita na kayo sa parking lot. Nakaparada yung kotse, naka-headlights, wala pang tao. So for 2 hours, you are watching the film. Nag-enjoy ka sa pelikula. For 2 hours, nanonood din yung kotse ko. Pinapanood niya lahat ang dumadaan sa tapat niya. Eh, pareho naman kayo nanonood eh. Yeah. It's 12:45 in the morning. Tapos ka lang nanonood. Lumabas na kayo lahat sa sinya. Pauwi na. You go to the basement parking lot. Tinignan mo yung kotse mo. Nando. Tapos na rin siya nanonood. Kasi wala nang ilaw. Nauubos ang karga. Ha? 2 hours siyang nakahod na hindi umaandar ang pabila. Nag-drain ng electrical charge niya. So in that case, no way that you can start that car by pushing. Because you can only start the car by pushing if the battery is weak. But if the battery is dead, patay ang baterya. Nag-upos talagang karga niya. And you can feel that. You can see it. I-switch on mo lang. Pag sinwatch on mo susi, dapat maliwanag ang switch on light sa dashboard. Pag naupos ang karga, kahit na brief, konting-konting dilaw, walang-wala. Wala talaga upos. Drain. Walang-wala. Kahit na cellphone battery nyo, pag wala na pa isang bar, wala na. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatawag, mapuputol ang connection.
In that case, no way that you can start that car by pushing, because the battery is not weak, it's dead. The only way to start that car is not by pushing, but by removing the battery from the car, bring it to the electrical shop, for a chance of for several hours, para kubar kaya. But it's 1 o'clock in the morning. Siya nung gising ng alauna ng gabi. Kahit siya kaumit ng Metro Manila, wala nang sarado na lahat ng mga shops doon. So what you do, you get your cell phone. You call your daddy. Daddy, I'm sorry to wake you up. I'm here in the basement parking of SM Center Point. I watched this beautiful film. Unfortunately, that I forgot to shut off my headlights. Not drain ang baterya ko. I cannot go home. So, if I cannot remove my car in this parking area, they will charge me the whole night parking. And that's a little bit expensive. Dadali mo naman isang kotse natin dito. Sunduin ko ako. Yeah. So, dadali ng dadali mo isang kotse nyo. Hahanapin ka kung siya na nakapark. Pag nakita niya, itatapat niya yung kotse ng dadali mo sa kotse mo. Parang baterya ng dadali mo, saka yung baterya mo magkatapat silang magkatapat. Exactly. On the same level. Dapat buksan mo yung hood mo, buksan mo yung hood ng dadali mo. Dapat ang dadali mo magdala mo siya mahabang kable. Ganito. Pero mahaba. Pag magkatapat na sila, positive, hindi tingin niya rito, positive sa baterya niya ron. Negative, sa negative, itututok niya ganyan. Tapos, makatiin mo. Pag nakatiin ng pareho yan, start mo na! Eh, boom! Under na yan. So, ang pinang-start niya, hindi yung baterya mo, mahina. Ang pinang-start niya, yung baterya niya, at kotse niya. We call this series method of starting. Or jumper method. Ang importante lang naman kung start eh. So ang ginamit kong baterya, yung baterya niya. Pag umanda na yan, boom! May kakarga na yan, may charger na yan. Ito ang charger ng kotse. Yan ang charger niya. Sa mga cellphone, we call battery charger. Dito, ang tawag natin doon, hindi battery charger, alternator or generator, alternator. Yan ang nag-charge sa baterya. Kaya 24 hours a day, anytime you start, your battery is strong because of that. May charger siya. We call that series method of starting or jumper method. But why bother your daddy? 1 o'clock in the morning. 80 years old ang daddy. Iniisip mo. Galit pa ng parang niya, nagpasundo ka dyan. So remember, the moment you become a car owner and driver at the same time, always remember this. Do not bother your family whenever you drive at night. That is the last thing you do. Hanggat mare, huwag mong sinasabi sa kanilang problema. Kung nasiraan ka, ganito yan. Ang gagawin mo, before you call your daddy, maghanap ka ng taxi driver na naka-standby sa SM. Gypsy driver, family driver, na naka-standby lang na walang ginagawa. Approach him. Brad, ano mo yun? Yung kotse ko, yun. Alam mo na, kalimutan ko patay ng deadlines kanina. Bumina ang baterya. Pwede ba? Wala pa naman ang hapo ko. Family driver yan. Kung naghihintay ka lang pa siya, bumili ka 200. Tulungan mo ako. Tatukan mo ako para makauwi na ako. Anong gusto mo itutok ko siya? Yan ang term na tutukan mo ko. Sige, tututukan na niya siya. Any family driver, taxi driver, safety driver, upon you offer him 200 pesos, mabilis pa siya ng squad ko yan. O sige, itatapat lang naman yan eh. At karamihan ng taxi driver, safety driver, may sarili silang kable, alam nila yan eh. Boom! O, 200, naka-200 siya. So in 5 minutes, makaka-uwi ka na. Kung inintay mo ang dati mo, baka isang oras bago siya dumating. Yung gasalina na ng 200, ubus, pakunta sa'yo. Pareho mo na kayo na kuya. Eh, ang dami mo namang mare-remedyo dyan. Magre-remedyo ka na lang. Kaya nga, the moment you become a car owner,
Ako nang investment mo, bibili kang kable ganito. Jumper wire. Nabibili sa mga hardware store. May mga clip na ron, dalawa. Depende sa size. 2 meters, 3 meters. Ayan. Lalo na pag ang watch mo automatic. Ang automatic kasi hindi pwede itulak. Ha? Kaya pag tumirik yan, along edge ha, itutuloy ka ng MMDA. Ayan. So, naka-plastic na yan, it costs only, I think, 108 pesos. Naka-plastic, ang haba nila. May mga wire na yan. So, kahit na sa bahay, importante yan sa bahay, lalo na yung malamig na panahon. Sumaga, ayaw mo isa sa kotse mo. So, instead na magtulak kayo, ang alakas na ulan, ha? Ilabas mo lang jumper wire mo. Plastic. Kapila doon sa plastic sa kotse mo. Plastic, negative na yan. Boom! Pag tumirik ka sa edsa, automatic ang kotse mo. Minitay ka ng MMD, itutawin ka na nila. Ilabas mo ng jumper wire mo, magtagal. Pag ganyan kang taxi mo, isang dali lang. Magtawag ka ng taxi driver, yung driver niya. Isang dali lang, ikita ka ito ka. Tumabi ka, isang dali lang. Plastic. Masyado may importante mga jumper wire na yan. Lalo na pag babae ka, na wala na naman kasamang lalaki sa bahay. Basta dalawang kotse nyo, malakas ang ulan. Bumabag yun. Nag-brown out. Iyak nang iyak yung anak mo. Walang ilaw. O ilabas mo jumper one mo. Positive, negative. Lagyan mo ng 12 volts na bumbilya yung dulo. Maghapon ka na may ilaw. Maglalaman ka na. Basta 12 volts ito eh. May balgan 12 volts ha. Yan, magdamag yan. Meron na kayong ilaw. Baterya. Basta ang tawag na rin jumper wire or series wires, you can buy that in any auto supply at the store. So the question now is, how do you start the car by pushing? What's the first thing you do as a driver? Ikaw nasa dubi. Oh, ang unang gano'n mo, switch on. Yeah. That's the first thing you do. To start the car by pushing, switch on. Paano malalang kung naka-on na? May ilaw sa dashboard, switch on. And then clutch down. From neutral to second gear. You can use first gear, second gear, or reverse. In start the car by pushing. But normally, we use second gear. Switch on, clutch down, second gear. And then right foot on the gas. That's the preparation on the part of the driver. Switch on, clutch down, second gear, right foot on the gas. Hindi nakahanda ka na ngayon. O, pag nakahanda ka, what's the next step? Patulak mo. Baka binili mo guys, dito mag-isa ka lang ha. Switch on, glass down, second gear, right foot on the gas. Isang oras ka nang nag-iingat. Sabi ni Mr. Salamsang, under daw ito eh. Ay, hindi under yan. Dapat may magtutulak sa'yo. Kailangan may tao sa'yo, itutulak ka. Makakatulog ka na magdamag doon. Kung mag-isa ka lang. Yun lang ang gagawin mo. So, switch on, glass down, second gear.